na tabla at yero at bagong buhos na semento na nababakbak agad. Yan ang eksena sa mga bunkhouse na ito ng DSWD na pansamantalang tinutuluyan ng higit 200,000 biktima ng bagyong Pablo sa Compostela Valley. Sa nakuha naming liquidation ng DSWD, mahigit kalahating milyong piso ang gastos ng ahensya para sa isang bunkhouse na may 10 kwarto. Ang bawat kwarto na mas malaki lang ng bahagya sa isang regular na banyo, 55,000 piso raw. Ang palikuran, 60,000 piso. At ang kusina, 40,000 piso. Nagkaroon din ng parehong proyekto ang lokal na gobyerno ng Compostela Valley. Mas malaki at mas maayos ang mga ito. Pero ang gastos kada bunkhouse, higit 300,000 piso lang, mas mura ng 200,000 sa mga pinagawa ng DSWD. Hindi tuloy maiwasan ng mga naninirahan dito na magtanong. Grabe naman yun. Gasino lang makalaki ang hukay niyan? Simpleng plywood at saka rough na simento talaga. Sobra naman yata ang laki. Sobrang laki yun kung sa 65,000. Yung budget dito, sana ibinigay na lang nila sa amin. Gano'ng kalaki yung budget, simple lang na bahay na pinatira sa amin. Tapos temporary rin din. Bukod sa presyo ng bunkhouse, dati na ring isinumbong sa News 5 ang anomalya sa pasweldo ng mga trabahador na gumawa ng nasabing pabahay. Ang karpiterong si Mang Romulo, pinalabas sa payroll na maraming araw nagtrabaho at pineki pa ang pirma. Bakak na siya nga doon si Kadlaw, kaya nga akong natrabahoan, usar man Kadlaw. Plus ang akong bata, tulura po Kadlaw. So ang nakabutang diya sa naarab akong pangalan diya na sulat, niya ikaduha, ang akong pirma nga nakita na ko diya, dili po na ako ang pirma. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Soliman, walang anomalya sa presyuhan ng bunkhouses. Kasi ang probinsya may sarili ng mga equipments yan. Pangalawa, merong toilets at bath ang aming mga bunkhouses. At pangatlo, meron siyang lutuan sa bawat unit. Na yon ay wala dun sa design ng Kapitolyo. Kung meron talagang reklamo itong mga taong ito, malaman lang sana namin saan yung lugar at sino po yung nagre-reklamo para nang sa ganon matugunan at maaksyonan po namin. Nangako naman ng kalihim na iimbestigahan ang umano'y anomalya sa pasweldo ng mga trabahador. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw alam ng mga biktima ng Bagyong Pablo kung paano makakabangon mula sa trahedya. Malaking tulong ng araw ang ibinibigay ng pamahalaan, pero huwag naman daw sana silang pabayaan na maging biktima sa pangalawang pagkakataon dahil lamang sa ilang mapansamantalang opisyal ng pamahalaan. Cheryl Cosim, News 5.